What's up mga ka-homestead? Gaya nga na sinabi ko noong nakaraan, gagawa tayo ng video tungkol sa tamang pamamaraan kung paano linisin ang itlog ng manok. So tara, pag-usapan natin yan. Umpisahan natin kung saan natin kinukuha o kinokolekta ang ating itlog. So dito sa aking hen house, ito ang aking nest box. So hindi ko kinolekta to kanina umaga. So ito ang kanilang itlog buong araw. So ano bang magandang gawin sa isang nest box? Siyempre, unang-una, dapat malinis ang kanyang nest. So kung ano mang ginagamit nyong bedding sa kanilang nest, kailangan laging bago or pinapalitan nyo. So sa ngayon, ang gamit ko is straw. Yung iba, ginagamit ay hay o dayami. Sisiguraduhin nyo rin na malinis ang kanilang inaapakan bago sila makapunta ng kanilang nest box. So, ito ang kanilang loob ng hen house nila. So, dito yung kanilang sahig, dapat may bedding din. So dito ang nilagay ko is yung sawdust. So bali ang access nila itong hagdanan na to. So bago pa sila makarating sa hagdanan, may malinis silang bedding dito sa floor. And then pagka akyat naman nila dun sa kanilang mga nest box, nandun na yung malinis nating puga, di ba? So, doon pa lang, may prevention na tayong ginagawa para maiwasan o mabawasan yung dumi doon sa itlog ng manok. So, nakakolekta na tayo. Mapapansin nyo, may mga dumi pa rin. So, papakita natin kung paano lilinisin yan. Dito na tayo ngayon kung saan muna nilalagay ang ating nakolektang itlog. So, dito ang pinakauna nilang istasyon kung saan ko pinaproseso, pinipili at nililinis ang ating itlog. So, samahan nyo ako, papakita ko sa inyo kung paano pinaproseso. So, ito yung naipon natin na itlog from 3 days. So, 2 days ito at ito ngayon. Pero usually, ang ginagawa ko is every other day akong nagpa-process nito. Pero dahil nga may gagawin tayong video regarding sa paglilinis ng itlog, kaya minabuti ko na marami akong itlog dito para marami tayong pagpipilian. So, una, magpe-prepare na ako ng ating egg carton at pipiliin ko yung malilinis na itlog na hindi na kailangang linisin. So tulad nito is madumi siya, set aside ko yan. Ito rin madumi. Ito malinis. Bale, nakabuo na ako ng isang tray ulit at ito ang mga lilinisin natin. So, umpisa na natin. So, una, kumuha kayo ng isang towel, face towel. Mas makakabuti kung puti para mas malalaman nyo kung madumi na ito at pwede na itong i-dispatcha. After nun, kailangan natin siyang basain ng mainit na tubig. So, pagkakataong ito, meron kaming hot water na linya, kaya madali lang. Kung wala kayong water heater, ang gamitin nyo na lang yung kung ano yung tubig nyo sa thermos nyo na pinagkapihan nyo. So ang ginagawa ko, dun lang siya sa tip. And then kung saan yung maduming spot, doon lang kayo maglinis. Huwag nyo lahatin. Tulad nito, okay na siya. After nun, yung to yung parte ng towel nyo,
tuyuin nyo na rin agad. And then, lagay na sa karton. Ito naman, dahil medyo makapal-kapal yung kanyang dumi, ang gagawin ko dyan, meron tayo nito. So, ito is sandpaper block, liha. So, makakabili kayo nito sa mga hardware store or kung saan mang supermarket yan na may makita kayong ganito. So, maganda rito dahil block. Ganito lang yung hawak nyo. At bawasan nyo yung pagkakapal ng dumi niya. So, nakita nyo naman, di ba? So, after na magbawasan, saka nyo linisin na inyong towel. So, yun. Ito rin. Ito. Mga maliliit na dumi. So, kadalasan, yung dumi na yan, nanggagaling sa paa ng manok. O hindi sa paa, sa kanilang puwet na merong ipot. Ayan pa isa. So, pagka ganyan, parang may, ayan, parang may dayami lang ng dumikit. Konting liha lang, huwag nyo nandidiinan. Dahil ayaw nyo naman na numipis yung shell. Dahil may tinatanggal na nga tayong bloom sa ginagawa nating to eh. Na yun yung bloom na napoprotekta sa itlog natin. So pagkalabas ng itlog sa manok, meron na yan natural na protection na parang film na tinatawag ay bloom. Yun na nagpoprotekta sa ating eggshell na walang magpenetrate na kung anong foreign microorganism tulad ng mga mikrobyo, bakterya, papasok ng ating itlog. Kung saan, pwede itong mabugok or, at kung ito'y fertile, hindi na natin ito magagamit para mapapisa pa. So, yun ang kahalagahan ng paglilinis ng ating itlog. So, pagkatapos natin mailagay sa ating egg carton, huwag niyong kalimutan ulit ang paglilabel. Pinaka-importante sa lahat ng ginagawa natin sa pag-homesteading ay yung mga recording at mga labeling. So, ang ilalagay nyo dyan is yung date kung kailan nyo siya nilagay sa karton. So, anong date ngayon is 24. So, sa ganitong paraan, may idea kayo pagka kumukuha kayo sa ref kung kailan pinasok to sa ref. Yun mga ka-homestead, sana may natutunan kayo kahit pa sa ating ginawang pagpoproseso sa ating mga itlog. So hanggang dito na lang ulit tayo ngayon. Itong mga nakalinis nating itlog ay pupunta na sa refrigerator. Kung tatanungin nyo kung gaano katagal ang kanilang shelf life, etong mga nilinis natin, kung ipapasok nyo sa refrigerator, for 1 month, pwede nyo siyang makain pa rin ng fresh. So, yung mga hindi naman natin kinailangan na basain o linisin, na natural lang na nakuha natin malinis, yun ay mas nagtatagal. So, for about 6 weeks, dahil sa mga planta, may mga kanya-kanya silang mga machinery kung saan, kung paano nila sinasanitize ang mga itlog. Nang sa ganun, mas tumatagal ang shelf life nito na hanggang sa makarating sa mga supermarket, meron pa rin mahabang shelf life. At sana rin ay mag-subscribe kayo kung gusto niyo yung mga ganitong uri ng video at i-share nyo na rin sa inyong mga kaibigan. So, hanggang dito na lang. Salamat sa panonood and happy homesteading!